Ikinagulat ng ilang agricultural stakeholders ang mga lumutang na issue sa sinasabing hindi otorisadong pag-aproba sa pag-angkat ng asukal. Paliwanag ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, hindi sila tutol sa sugar importation. Pero taliwas daw sa napagkasunduan sa kanilang konsultasyon na umabot sa 300,000 metric tons ng asukal na plano sanang angkatin. Pumayag din sa importation ng United Sugar Producers Federation pero para lang sana sa refined sugar. Pero sa lumabas na order, mag-aangkat din ang raw sugar na babangga sa anihan ng mga magsasaka sa bansa ngayong buwan. Sinabi din ng mga farmers, baka pwede yung half lang ang ipalas. Before yung consultation pala namin, napermahan na one day ahead. So parang yung meeting namin, eh wala nang kwenta kasi decided na pala na ipass through. May stock naman tayo dito. May bagong stock darating. End of the month, ang dami na ng raw sugar natin eh. So ano na naman to? Sino na naman ang binigyan niya ng favors? Bakit ganun? Tingin naman ng ekonomista at chairman ng House Committee on Ways and Means na si Albay 2nd District Representative Joey Salceda, mapipilitan ang mga beverage company gaya ng soft drinks na kumuha ng sweetener na mas mataas ang buwis. Kaya bubuo daw siya ng working group para mamonitor ang tax payments, lalo't ang mas mataas na kita mula dito ay magagamit para matulungan ang lokal na industriya. Ayon naman sa palasyo, sinimula na nito ang imbestigasyon sa hindi otorisadong pagpirma sa sugar import order. This resolution is illegal. The chairman of the Sugar Regulatory Board is President Ferdinand Marcos Jr. As such chairman, he sets the date of any meetings or convening of the Sugar Regulatory Board and its agenda. No such meeting was authorized by the President, nor such a resolution, likewise, was not authorized. Ted Failon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.